Non puoi neanche farlo, diciamo, no? Ah, no. Però no, è più lungo. È più forse. Un pochino per il po'... Ora così.
prophet Jeremiah. Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in human beings, who seeks his strength in flesh, whose heart turns away from the Lord. He is like a barren bush in the desert, that the boys will change to season, but stands in a narrow waste, a sword and a pillow. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose hope is the Lord. He is like a tree planted beside the waters, that stretches out its roots to the stream. It fears not the heat when it comes, its leaves stay green. In the year of drought, it shows no mistress, but still it bears fruit. More torturous than all else is the human heart, the unworthy. Who can understand it? I know, alone, prove the mind and test the heart. To reward everyone according to his ways, according to the merit of his deeds. The word of the Lord. Thanks be to God. Lazarus longed to eat the scraps that fell from
from the portal to the daily word. He was tormented. He raised his eyes. And so Abraham of Pharaoh and Lazarus rested in his bosom. He called out, Abraham, Father Abraham, and pity on me. Send Lazarus to be the tip of his finger in the water to refresh my heart, for I am tortured in his pains. My child, with my Abraham. Remember that you were well off in your lifetime when Lazarus was in mission. Now he has found consolation here, but you have found torment. And that is not at all between you and the ancestors of kings, a great abyss that grows from my midst across from you to you. When I do so, nor can anyone come across from your side of us. Father, I ask you then, the rich man said, send him to my father's house for I have 5 brothers. Let him be a warning to them, so that we can end this place of torment. Abraham answered, they have Moses and the prophets. Let them hear them. No father ever invited a rich man. But if someone would only call to them from the dead, then they would repent. Abraham said to him, if they do not listen to Moses and the prophets, they will not believe. They will not even praise even if one should rise from the dead. The Gospel of the Lord. Praise to the Lord Jesus Christ. Sino ba naman ang
para sa mga nag-aalala ng mga may sakit, na din po yung mga Lazarus na tinuturuan natin sa kanilang kalagayuan na maging bahagi ng kanilang pagtulong. Una, para makilisa tayo sa ating Panginoong Jesucristo na nakita natin na itong pag-iiyak nito ay magdudulot ng kabanalan. Ito huwag namin palimutan na huwag tayo matakot sa pag-iiyak. Kapagat yung pag-iiyak ay daan tungo sa kabanalan. Na itong pag-iiyak ay tinuturo din sa amin ng Panginoong Jesucristo na pinakailangan natin mapagpasin sa mundong binagalawa natin. Sabi yung alay, pero dapat ay maging away ng tao. At doon mismo sa nagigira at doon yung pakikisa natin sa mga nagigira na ito ay daan patungo sa kabanalan. It should be as to hukap. Hindi sa pagsasabihin kapamanan lamang. At yun yung makita ko natin. At ito ay ginakailangan natin ituro sa mga taong patuloy mismo ni Lazarus. Na yung kanilang paghihirap ay kanalangan ko yung Jesus isama mo lang sa mga pinapalo. Dahil ako yung isa sa paghihirap ni Kristo, iyanay mo yan. Katulad ng mga tao ng mga maraming ko, ialay mo yung Jesus. Katulad ni Abraham, na nag-alay, lahat ialay ng Jesus. Kasama na yung pamilya. Kasama na yung pamilya. Pangalawa, ang sabi ako natin, yung mismong pagtulong natin sa kanila, ay pakikisa natin. Pakikisa natin sa kanilang pag-iira. Pakikisa natin sa pag-iira ng Jesus. Na pinakailangan na isama natin kay Jesus. Pagkat sa pamamagitan lamang ito kay Jesus, ito ay magbibigay na kaligtasan. Magkakaroon ng pagkatago. Hindi lamang kalimutan. O yung isang pagkatago realidad kay Kristo. Kasi kung makikita po natin yung pinagalihan, yung sinasabi sa talaga ng kasunta na yung nagpasasa sa makamundong pagtingin sa daliging na ito ay alin na magkakaming kapag-usahan katulad ng mayaman. Yung mga taong nag-hira katulad nila sa daliging doon
Father in heaven, who is of the Lord, grant us comfort in our suffering. When we are praying, give us courage. When afflicted, give us patience. When rejected, afford us hope. And when alone, assure us the support of the Holy People. We ask these through Christ our Lord. Amen. Pray, brethren, at our sacrifice. May we accept of the love of our hands. May the Lord accept the sacrifice of our hands, for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy things. By this present sacrifice, we pray, O Lord, sanctify our own servants. By what great and discipline our world will praise, in making what we bring about, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your heart. We lift him up to the Lord. And so we thank the Lord our God. It is right and just. It is in the light of God's salvation and our salvation, our Lord's salvation. Lord, Holy Father, Almighty, eternal God. For you knew that our suffering life will be in place. Humble our sinful pride, comforting the weak of the poor, and so help us taking you in your hands. And so we glorify you in our sickness, as in one voice of praise.
Thank you.